Aming pagpapuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyon. Araw po ng Biyernes, naririto po tayo sa Basilica Minor, pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno, upang ipahayag ang ating paglilingkod, pagmamahal, katapatan sa Kanya, sapagkat napakabait ang kagandahang loob ng Poong Senyor sa atin ay lubos-lubusan. Biyernes ay araw ng pasasalamat sa Kanya. Kapiling ko po ngayon sa kapwa po nagdiriwang sa banal na misa, Reverendo Padre Carlos A. Padilla. Galing po siya sa San Jose, Nueva Ecija. Palakpakan po natin. Tuloy ang ating dalaw Nazareno at ang ating debosyon, pamimintuho, pagmamahal ay isisiniwalat natin sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.
Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikda ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungon Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingakpin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa iyong mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon.
Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo't itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ng iyong katawan itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalung niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaki ito'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalung niya at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalung niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Biyernes tayo'y naririto, nagtitipon upang ipadama ang ating matinding paglilingkod at sa paglilingkod ang ating pagmamahal sa Poong Senyor. Alam po ninyo sa personal na sarili, ako po'y nalulungkot sapagkat mamaya po ay babalik po ako, lilipad po ako sa misyon. Kaya ito pong huli kong pagkakataon, kasama kayo, mamaya na po ang lipad, babalik na po. At ninanamnam ko, hindi ko minamadali, tinititigan ko sapagkat ako'y kahit na ako'y nagkakasala, marami pa rin akong dala ng mga kahilingan, petisyon, ng mga kaibigan, ng mga kakilala, ng mga nakaibigan, at ang kanilang mga hinihingi galing sa puso, malapit akong isinasangguni sa Kanya. Totoo, nagagawa ko yon kahit nasa malayo ako sa pamamagitan ng misang online, pero medyo maliit ang aking cellphone, nababanagan ko, medyo nandun si Jesus. Eh dito ay kitang-kita mo yung mukha, kitang-kita mo yung pisngi, kitang-kita mo yung mata. At sa mata, kinakausap ka ng mata ng Senyor. Hindi yun nagagawa ng cellphone kahit na gaano yung teknolohiya na napapalaki mo. Hindi magagawa na nandito ka. Kaya nga, kayo, mabuti pa kayo. Naiinggit ako sa inyo na kahit anong oras, nakakalapit, iba talaga kung kahit anong oras pwede mong lapitan. Kaya itong pagkakataong ito, may mga pagkakataong ginintuan na hindi tatagal, mawawala sa iyo. At yun, ako'y iiyak at ako'y malulungkot, pero umaasa ako na kahit sa malayo, tutulungan pa rin ako ng Poong Senyor. Pasensya po, naging personal. Pero tayo po ganun. Nagdadala po ko at natutuwa po kapag, sapagkat yung mga dinadala ko, natutupad ang kanilang makahilingan at sa kasayahan, yung dating kalagayan nilang kalunos-lunos, nagkaroon ng solusyon, saya at linaw. Salamat sa Poong Senyor, sabi ko. Nadala ko ng talagang harapan. Dating unang pagbasa, unang sulat sa mga hari, kwentong patuloy kay Elias, ang propeta ng Diyos. Siya'y nagdarasal. Hinahanap ang Diyos. Mahirap po ang gawain ng isang propeta sapagkat lalapit ka sa hari, yung mga matataas, mga matatayog, mga nasa katungkulan, yung mga may otoridad na kinatatakutan at sasabihan mo ng ganito. Minsan, kontra yung gusto ng hari doon sa kalooban ng Diyos, ikaw ang tagapaghatid, mga tugka. Kaya nga, nagdadasal palagi si Elias. Hinahanap niya yung Diyos. Ang Diyos naman, alam niyo naman, misteryoso.
Nandiyan ba ang Diyos? Hinahanap na. Lumindol. Nandiyan ba ang Diyos sa lindol? Wala. Nandiyan ba ang dumating ang isang kalamidad? Malakas. Nandiyan ba ang Diyos sa kalamidad? Wala. Nandiyan ba may kumidlat? Nandiyan ba ang Diyos sa kidlat? Wala. Hindi po sa spektakular. Yung mga nakakasindak. Yung mga pangmalakihan. Hindi po ganyan ang estilo ng Diyos. Meron pong pabulong. Pabulong pa ang Diyos. Ano sinabi? Yung tenga mo, ilalapit mo. Pabulong pa. Pabulong. Hindi yung malakas. Hindi yung sumisigaw. Pabulong pa. Banayad na tinig. Elias. Alam niya nandiyan ang Diyos. Ano ginawa ni Elias? Alam niya Diyos yun. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng balabal. Ginoon. Nagpakumbaba sapagkat kinikilala niya ang presensya ng Diyos. Sa banayad, sa tahimik, sa patago. Ika nga ay yung pangkomunidad galing sa ibaba. Hindi yung mga larangan ng mga may pangalan sa lipunan. Yung ito ang Diyos na mga maliliit na bagay. Ito yung pinaniniwalaan ko. Kaya ako'y pumunta sa misyon. Yung mga maliliit na tao, yung mga hindi nakikilalang tao, yung mga tao nasa liblib, yung mga tao sa mga malalayo, yung mga taong nakalimutan na ng lipunan, yung mga taong, sino ba yan? Meron bang tao dyan? Nandun ang Diyos. Nandun ang Diyos. Sa kasulok-sulukan, sa kaduluduluhan. At hihintayin mo. Hihintayin mo ang Diyos. Hindi yung biglaan at saka babilisan. Ngayon, gusto ko. Hindi po yan ang estilo ng Diyos. Dilalani natin ang Diyos. Tayo mga nagsisikap na hindi karapat-dapat na magmahal sa Kanya. Asensya po sa ating Ebanghelyo ngayon kay San Mateo. Yun din ang hamon sa akin sa misyon. Sa pupunta ko ay masyadong liberal. Pwede ang diborsyo. Pwede ang ang aborsyon. Pwede yung euthanasia. Ay, wala ka ng silbi, kung matanda ka. Wala ka na sa, para sa pruto. Eh, ito na lang. Tapusin na natin ang iyong magastos ka lamang, pabigat ka lamang. Ito. Meron kang pwede kang mamatay na may dignidad. Ah? Maganda pang mga salita ngayon. Mga malalaking kasalanan nilalagyan ng asukal para magandang pakinggan. Ah, yan ang uso ngayon. At yung mga kasal na mga parehong kasarian. Ayan, normal lang. Ha? Doon sa pupuntahan ko. Hirap na hirap ako. Ha? Bukod na sa, alam nyo, dito. Ha? Maraming tao. Ha? Biyernes, oras-oras, may choir pa sa pupunta ko. Eh, syempre, English doon. Kung Biyernes, the Lord be with you. Ha? Walang sumasagot. And only with me. Eh ako lang. Sabado, may tatlo o limang tao. Linggo, masaya ako. Meron akong 25-30. Ha? Nagsisimba. Nagsisikap. Pinipilit nila. Ha? Gumagawa sila ng paraan. Sapagkat sekular. Yan po, dito. Ayan. Nahatak tayo, nahihila tayo. Nang uso ngayon. Divorce. Diba? Palitan na natin. Sawa na tayo. Sagrado po ang kasal. Alam niyo po yung kasal. Sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, napilitan po si Moises na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay. Yun. Pero hindi yan ganyan.
ang pagmamahala ng basihan ng pamilya, yung lalaki sa babae, sinasalamin ang kaugnayan natin sa Diyos. Tao at Diyos, sana po wala po tayong diborsyo. Kaya pakaiingatan, katulad ng unang pagbasa si Elias, ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating kaugnayan, ang ating pakikipagkaibigan, ang pagpapalalim, pakaiingatan yan. Ang kaugnayan, alam po natin yan. At hindi lang aksyon, kundi kataga, salita. Minsan, alam naman natin yan. Hindi mo naman intensyon, nakabitaw ka ng salitang pinagsisihan mong lumabas sa bibig mo, pero alam mo nakasakit. Di po ba? Kaya, kung nakasakit ka, alam mo na, babawi ka, gagawa ka ng reparasyon, gagawa ka ng paraan upang ibalik yung dating magandang kaugnayan. Yan ang tao sa tao, ano pa kaya sa Diyos? Kaya, itaguyod, ipagtibay ang pundasyon ng pamilya, ang pagmamahala ng mag-asawa, babae at lalaki sa kasal, ay sinasalamin ang magandang kaugnayan ng tao. Yun ang tawag, dipan ang tao sa Diyos. O, yun lang po, mga kapatid, ha? Medyo mabigat yan sapagkat sa panahon natin yan, yan ang talagang hamon. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. At tuwing nakikita ko kayo ay ang inyong debosyon, ang inyong pagmamahal. Totoo, lahat naman tayo ay may pagkukulang sa Kanya. Sino ba hindi? Pero ako nakikita ko kayo ay napapalakas ang aking paglilingkod sa Panginoon. Ako po mahina. Pasensya ko, medyo isang minuto na lang. Nangihina din ako. Ha? Kasi yung depression, akala ko di ako tatamaan. Ano ba yung mental health yan? Tinatamaan po ako sa kalungkutan doon. Alam nyo ba? Simbolo natin ng pag-asa, tataas na yung araw. May bagong araw. Sa lugar ko, kwa na, tanghaling tapat na, madilim pa. Lalabas ang araw, magpapakita lang ng ilang oras, tapos lulubog na naman. Di mo malaman kung kahapon, o ngayon, o bukas, kasi hindi naman tumataas, lumulubog ang araw. Kaya, yung kalungkutan at walang nagsisimba sa akin. Kayo, paglabas ko lang, father, picture. Ako naman, ngiti-ngiti. Doon wala. Wala akong fans club doon, ha? O kaya nga, ninanamnam ko ang inyong paglilingkod. Ako rin tinatamaan din ang lungkot, matinding lungkot doon. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sige po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa, mahanap natin ang tinig ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay at sa pagsunod sa kanyang kalooban, palalimin natin ang ating paglilingkod sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Tugon po natin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan nito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang umawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiang sumuway sa iyo.
sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, Jose ng aming Bispo at Tanang Kaparian. Alanganin mo rin, Panginoon, mga kapatid po namin nahimlay ay pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gainin po lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila pato rin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, Panginaparin mo lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na marami Maria na ina ng Diyos, ang marami hindi na pastor ang ina ng mabuting pastol. Ang kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal, ni San Antonio Abad, San Roque, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanang almos sa pagitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare ng Lay Minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare ng Lay Minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobinaryo para sa paghahanda ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 15 hanggang June 23 sa ganap na 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. Sa June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mangmisa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. Ang ating Pista Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ating karakol ay gaganapin sa ikatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inananayahan sa magagawain ito ng ating kapistahan. Mga paalaala sa nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoon sa Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabas pa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang iyong kahilingan sa iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imay na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila ang mga pangano sa binyag na ikalong ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po igawad ang huling pagbabaspas, nagpapasalamat muli ako kay Reverendo Padre Carlos Padilla, kura, paroko ng San Antonio Abad, diocesis ng Kabanatuan. Kasama niya kayong mga parokyano dito. Itaas ang kamay ang mga parokyano. Palapakan natin sila para sa Dalaw Nazareno. Salamat po. Sila po yun. At ako naman po, may kahilingan po ako sa inyo. Pabalik po ako sa misyon. Kung dito mainit, positive 40, positive 50. Ako naman, baligtad. Minus 40, minus 50.
Yung freezer nga, minus 15, minus 20 sa akin. Minus 40, minus 50. Ang lamig. Super lamig. At ang aking komunidad, St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Diocese of Whitehorse, Yukon, Canada. Kaya kahit malayo ko, ipagdadasal ko po kayo. Sama-sama po tayo nagdadasal para sa isa't isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pagkalis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos.